Magandang araw mga ka-Eric TV. At for today's video ay pag-uusapan po natin kung paano gumawa ng bonsai na baliti. At samahan nyo akong maghanap ng pwede nating ipakita sa video nito. Pipiliin natin yung mga baliti natin na okay na. Pwede nang ipakita. So, samahan nyo ako guys. Ayan yung ating bonsai under training. Ayan yung bato. I-update ko to. Yung bato na agaw. Ito Fokinti. Ayan yung ating mga mami. Ito mami. So ito naman yung ating mga baliti. Ito baliti ito. Baliti. Yan. Yan. Yan yung ating mga baliti guys. Yun yung malalaki natin nandun. The training. So yan yung buwan. Ngayon. Ngayon pag-uusapan natin ang paano gumawa ng bonsai na baliti. Hanap tayo. Yun na lang naka-fused. At ito. Ito na lang. Yan yung Fokinti. So, pag-uusapan natin ngayon itong Fokinti. Ah, itong baliti natin. So, ito na yung pipila natin guys. Dalhin natin doon sa ating training area. So ayan ha, yan ang ating baliti. Ayan, so yan na yung ating baliti guys. Ayan, nakita nyo. Considered as mami na rin to kasi hindi sumobra ng 8 inches. So ayan. Nakuha ko to guys ay sa mula sa doon sa bundok, nasa nyug lang, tumutubo sa gilid ng nyug. Ang ginawa ko ay finuse ko 1, 2, 3, 4, 5 limang maliliit na mga baliti. I-finuse ko, ginawa ko ganyan, ganito. Tinalian ko yung katawan niya na makikita nyo. Yan, nakatali yan. Naka-wire hanggang mag-fuse. And, nakikita nyo yung wire, lumulubog na. Parang lumulubog niya sa katawan ng baliti kasi nga, matagal-tagal na siyang naka-wire na ganyan. Ang purpose nito guys, ay para malaki na agad tingnan yung kanyang trunk. Pero pinuse lang natin yan, limang perasong baliti. At ang kagandahan nito ay establish na yung kanyang ugat. Kasi nga tumubo na siya doon sa nyug na nakuha natin sa bundok. Doon sa bundok. Tumubo na yung ugat, meron na siyang ugat. So ang gagawin nyo na lang is i-combine yung 5, 5, 7, 9 o mga odd numbers. So, kumbay nyo, i-wire nyo, ganyan, naka-fuse na siya. Pag nagdikit-dikit yan, magiging isang puno na din siya. Gaya nito guys, marami pa akong mga materials na baliti na i-fuse ko din. Kung gusto kong palakihin, ganito ang isang paraan, paano po palaki din ng kanyang trunk, especially sa baliti. I-fuse nyo lang, pagtatabi nyo yung mga ilang pirasong puno na gusto nyong ipagtabi, tapos i-wire nyo. So nakuha nyo na yung desired na thickness ng kanyang trunk. So ganito, papakita ko sa inyo, marami pa akong ayan. Yan yung iba nating
balite, pwede natin i-fuse yan. Ito naman yung Fokinti, ito balite, pwede natin i-fuse yan. Nakita nyo, ito yung mga kasamahan ng hinant ko. Hindi ito cuttings guys ha, ito yung may mga ugat na na-hunt ko dun sa bundok. Gagawa rin ako ng video na paano mag-hunt ng balite sa wild. Yung hindi natin pinuputol yung puno. Talagang tumutubo sila sa nyob. Yung mga hak-hak sa Bisaya, hak-hak. Yung ginagamit pag umakit sa bundok. Yan. Pag umakit sa puno. Yung hak-hak ang tawag doon sa Bisaya. So ayan, pwede nito infuse yan. Papalakihin natin yan. Ito yung mga kasamahan sa nahan ko guys ha. Yung iba yun. Under training pa yan lahat. So dito tayo balik sa ating balite. So kung naintindihan nyo yung sinabi ko, paano mag gumawa ng bonsai, infuse nyo lang. Or pwede sulo, pwede nyong gawing sulo yung puno, pero matagal ang halimbawa ganito. Halimbawa ganyan. Ito matagal pa to. Tingnan nyo kasi kung gusto nyong kukunin yung kapal ng thickness ng trunk, matagal-tagal yan. So then medyo okay na yung pero kung gusto nyong palakihin yung trunk, i-fuse nyo. Pagsabayin nyo yung dalawa or tatlo, tapos kakapal din yung kanyang foliage. So ganyan lang guys. So dito to, balik tayo sa ating balite na naka-fuse. So ayan, ayan ang ating balite na naka-fuse. Ang gagawin natin, so ito na ha. Yan na yung ating balite na naka-fuse. Oh, since gusto natin palakihin to guys, mas palakihin pa natin to. Ang gagawin natin is i-cut and clip and grow natin to. Ayan, clip. Nakita nyo to guys, ito na yung dati niyang naka-clip o naputol natin, tumubo lang to. Ito yung unwanted na mga overgrown na mga branches niya. Ayan, i-clip and grow lang guys. Ito rin. Ayan, clip and grow. So gagawa din tayo ng video tungkol sa clip and grow. So ito naman yung overgrown. So ganyan lang guys. Ito naman, so lumagpas na siya. Gagawin naman natin, puputulin natin. So, ini-encourage natin ang tanim na tumubo pa-side, sideways. So, ganito lang guys. Ito yung ating informal, formal upright ang gagawin natin dito. Kasi straight na straight. So, ito yung formal upright. So, yun na lang guys. Basic na basic. Paano gumawa ng bonsai na balite. Simple and easy. Pag nakakita kayo ng material na maliit, ipagdikit nyo lang. Kung gusto nyo ng mas malaki, nakahanap kayo ng lima, idikit nyo, gawin nyo ganito, wiringan nyo, tapos yung ugat nya ikalat nyo pababa, yung nakaganon. So yan sa baba, sa ilalim guys, nakaganon na yan. So ganito gagawin nyo, wiringan nyo 45 degrees na wiring. Meron din ako videos niyan at meron akong videos yung pag-hunt ng balite materials. So, ayan. Hanggang akit
hanggang dito, ang desired niya, mami bonsai gusto niyo, ganyan. So, hanggang 8. So, ito, gusto ko hanggang dito lang, mga 7 yata to. 7 or 6. Ang height niya. So, ganyan lang. Ganyan paggawa ng mami bonsai. Walang rocket science, guys. Kailangan natin common sense. So, ayan lang. So, ang magiging design nito is clip and grow. Pag di ko kinaya yung clip and grow or may mga branches talaga na gumagalaw na sarili nilang paraan, may wiring nga natin. Semi-wiring siguro. So, yan lang guys. Paano gumawa ng bonsai na baliti sa pamamaraan ng clip and grow at medyo wiring konti. Ayan. So, fused bonsai to guys. Fused baliti bonsai. Ganyan lang guys. So, thanks for watching. And kung nagustuhan yung ating videos, paki-like, paki-comment, paki-share, paki-subscribe, at pindutin ang mahiwagang bell o notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin. At kung may katanungan po kayo, ay huwag pong mahiyang mag-comment sa baba. At maraming salamat po. Ganyan lang po. So, ganyan lang po ang ating paggawa ng ating bonsai. Lalaki ito, paglaki nito, magiging makapal na to. So, thanks for watching guys.